ganun kabilis? Yan ang sabi ng doktor. At pwede pang mas umikli. Sakit, Gerald. Para kaming tinotorture ni Mami. Alam mo, ayokong isipin to. Pero parang hinihintay na lang na mawala si Dali. Al, huwag na huwag niyo isipin yan. Just look at the brighter side. Isipin mo na pag-asa itong natitirang panahon niya. Pag-asa na posibleng magamot at mabuhay pa ng matagal ang daddy mo. Pag-asa na maging masaya kayo ng pamilya mo kasama ang daddy mo. Laging may pag-asa, mahal. Kahit sa maikling panahon. Sana'y kasi akong lagi kong katabi si Dad. Simula nang pinanganak ako, siya na'y lagi kong kamay. Siya na'y lagi kong karamay. Itinuring niya akong parang prinsesa. Niayaw niya akong madumihan o madapuan ng langhaw. Paano ko pag nawala si Daddy? Paano ko? Paano na kami ni Mami? Hal, nandito naman ako, di ba? At sigurado ko, hindi kita papabayaan. Ngayon, alam ko na hindi ako kasing galing ng daddy mo. Pero alam ko maalagaan kita, Angela. Dahil ikaw ang nag-iisang reyna ng buhay ko. Kaya ikaw, huwag masayangin ang oras. Habang nandyan ang totoo mong nanay, pag-aralan mo siyang tanggapin. Huwag mong hintayin na mahuli na ang lahat. Tama nga sinabi mo, Ate Nitay. Dapat siguro, bigyan ko siya ng konting pagkakataon, no? Dahil maikli ang buhay, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo nasa mundo na to. Ay, tama. Simula ngayon, gagamitin ko yung oras ni Dad. Para mapasaya siya. Para mapasaya namin siya ni Dad. Bakit napapangiti ka dyan? Nag-text po kasi si Gerald. Nakakatawa nga po kasi magkasama na sila ng biological mother niya. Buti naman nakilala pa niya. Masaya ako para kay Gerald. Nakakatawa nga po eh. Kasi nung umpisa, hindi siya interesado. Eh, mabuti na lang. Nagbago yung isip niya. Kaya ngayon nagbabanding na sila ng nanay niya. Tama yun. Dahil hindi natin alam ang buhay. Ako nga, hindi ko alam kung hanggang kailan ako rito sa mundo. Anytime pwede akong mamatay dahil may sakit ako. Renato, gagaling ka pa. Sa susunod na araw na yung schedule ng radiation mo, kaya dapat magpalakas ka. Alam mo, mabuti na rin nangupahan tayo dito sa Manila habang ginagamot ka. Sabi ng mga doktor, ano ba yung ginagawa nila? Parang nagdadagdag lang pa yung ginagawa nila sa akin. Nag-i-improve ba daw ako? Pero bakit? Bakit hindi nawawala yung sakit na tiyan ko? Ha? Eh, wala namang nababanggit. Pero kailangan lang daw talaga maging aggressive yung paggagamot sa'yo para hindi kumalat yung cancer sa katawan mo. Dad, I'm sure ginagawa nilang lahat para gumaling ka. Halika na, mas mabuti pa. Massage ko na lang yung tiyan mo para kahit naman pa paano, gumaan yung pakiramdam mo. Pag-intis
lang po dito ha. Medyo maliit lang po itong inuupahan ko. Ayahan nyo, pag nakaluwag-luwag, ililipat tayo sa mas malaki. Anak, walang problema. Narito ako para makasama ka. Pinauwi ko na ngayong ate mo dahil walang tao sa bahay. Siksikan muna po tayo dito, inang ha. Pero kakasya din naman po tayo. Iya, hindi ako maselan. Inang, isa lang sana yung gusto ko sa bahay na to. Inang, ayoko sanang pag-usapan na yung barang o kulam sa bahay na to. Kasi pag napag-uusapan, oh, mas lalo na dadagdagan yung bigat na nararamdaman ko eh. Anak, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Narito ako para makasama ka. At para naman mailaan sa'yo ang kaunting lakas na natitira pa sa akin. Renato, narito ako bilang isang ina. Hindi para ano pa man. Kaya kung ano man makakapagpaligaya sa'yo at makakapagsaya sa'yo, susuportahan kita. Huwag ka mag-alala. Maraming salamat po sa pangunawa ninyo. Salamat po. Pahinga na kayo. Salamat. Sinasabi niyo, hindi niyo na itutuloy yung panggagamot niyo kay Daddy. Apo, narito ako para makasama ang Daddy mo. Dahil kung hindi, baka tuluyan na siyang mamatay. Dahil habang hindi nawawala ang barang sa katawan niya, siya gagaling. Apo, yun ang ikamamatay niya. Alam ba kayo dito yung sasasabihin ko? Para tinaningan na ng doktor si Daddy. 6 na buwan na lang itatagal niya o mas maikli pa dun. Saan ang mahabag yan? Kung sinabi niyo sa akin, hindi sana ito mangyayari. Bakit? Huwag niyong sasabihin kay Daddy. Nagmamakaawa ka sa inyo. Sinikreto namin ito sa kanya dahil ayaw naming panghinaan siya ng loob. Please lang, Lola. Hindi. Ayaw kong mawala ang anak ko. Na wala akong gagawin. Kailangan gumawa ako ng paraan. Ayaw ko mamatay ang anak ko. Apo, ayaw ko mamatay ang anak ko. Kailangan gumawa ako ng paraan. Hindi mamamatay. Gagawa tayo ng paraan. Hindi mamamatay ang anak ko. Hindi po. Paano gagaling si Renato? Iaayon niyang paggamot sa akin. Inang, napag-usapan na natin yan, di ba? Na ayokong pag-usapan dito sa bahay na to, ang barang at ang kulam. Andiyan na naman kayo. Kasi kailangan mong gamutin. Inang, nagkikimo na ako. At radiation para mawala yung cancer ko. Ano pa ba kailangan? Gumagaling ka ba? Hindi mo ba nakahalata? Lalo kang humihina. Inang, tama na po. Wala akong mangyayari sa pagtatalo nyo. Magkaiba po kayo ng paniniwala ni Renato. Kaya sana, huwag na po kayo magtalo. Hindi ko pa nagagamot si Renato. Ang pagpunta niya sa doktor, ang ikamamatay niya. Nagkakamali po kayo, Inang. Ano
nagkakamali. Ano ibig mo sabihin? Akala mo ba hindi ko alam na may taning na ang buhay ni Renato? Nakulang na 6 na buwan na lang itidirin sa mundong ito bago siya pumalaw at di na tayo makita? Saan niyo naman nakuha yung balita na yan? Sa akin po, Dad.